Hi guys! Welcome sa aking vlog! Welcome po sa aking channel, Miluna Agan. Today po, isi-share ko po sa inyo ang aking experience sa pag-vlog, kung paano po ako nag-umpisa. So, madami po kasi nag-PM sa aking FB kung paano po mag-vlog, sabi nila sa akin. So, isi-share ko po kung paano po mag-vlog. So, kailangan po natin may channel po tayo sa YouTube. Mag-download po tayo ng videos doon sa YouTube. Iwasan po nating mag-copy po ng mga videos na may videos. Ang advice ko po sa inyo, kailangan po yung iyong sariling videos po para po maiwasan po yung copyright na tinatawag. So, pag naka-download ka na po ng naka-upload ka na po ng videos mo sa YouTube. So, ngayon, ang tips ko po ito. Noon kasi hindi ko po din alam kung paano po gagawin. So, nung pumasok po ako sa bablog, nag-search po ako, gamitin niyo po yung FB account nyo. Mag-search po kayo sa FB ng tawag ito. For example, mag-search po kayo sa FB ng vlogger supporters. Papasok po kayo doon sa vlogger supporters na group. At saka doon po sa group na yon, malalaman niyo po kung ano po ang ginagawa ng mga vloggers. Lalo na po sa mga baguhan. Doon po matututo po kayo kung ano po ang ginagawa. May mga tao na po ng mga vloggers na sa group na may mga sahod na po pero patuloy po silang nag-workout po sa kanilang channel kasi po hindi po tayo sikat. Nakatulad po ng mga artista, sikat. Hindi na nila kailangan mag-workout kasi kilalang-kilala na sila sa mundo. International, kilalang-kilala. Eh, tayo po, hindi po tayo kilala. So, kailangan po natin i-workout po. So, sa vlogger supporters, doon po kayo makakukuha ng mga taong subscribers. Yung mga taong magsusubscribe po sa inyo, yung tinatawag po na sub-to-sub. Sumasalang po ako eh, sub-to-sub. Yung po sub-to-sub po ay gantihan po, tulungan. Tulungan para magkaroon ka po ng mga subscribers. Sa umpisa lang po yung mahirap kasi hindi mo pa nga alam po yung kung anong kalakaran. So, magbasa-basa ka po at saka sa process po, everyday na ginagawa mo po ang pag-vlog, so matututo ka po. Kasi ako nga po noon, wala din po alam, matututo lang din po ako sa mga advices ng mga nagbablog eh. Pag napasok mo na po yung buhay vloggers po, tuloy-tuloy na po yung by process po. Matututo ka hanggang ma-hustler mo na po kung ano po ang gagawin, kung paano po magpadami ng mga subscribers, kung paano po magpadami ng watch hour na tinatawag. So sa pag-vlog kasi, may requirements po si YT bago ka po ma-monetize. Ang kailangan mo po ay 1,000 subscribers at saka 4,000 watts hour. So, hindi mo po yun mamadaliin. I-workout mo po yun. Mahirap po yung kunin, pero pag positive po ang isip mo, madali lang po yung kunin. Everyday mo po yung i-workout para po makuha mo po yung requirements ni YouTube para po ma-monetize ka po. So, ganun po. Ka-easy lang po. So, yung mga tanong niyo po sa akin sa PM, ginawan ko na lang po ng videos para po mapanood niyo po yung tips ko po sa kung paano po magkaroon ng mga subscribers po. Tapos nito, iwasan po natin na kung kukuha po kayo ng mga tawag nito, videos niyo, iwasan po natin yung may mga background, yung mga music diyan sa palibot niyo para po maiwasan po yung copyright kasi po pag copyright po yun, copyright claim po yung tawag nito yung video, masayang po ang effort mo pagdating po ng panahon kasi po hindi po mapupunta yung mga views at mga hours, views at saka watch hour po tayo. Pupunta po doon sa may-ari ng tawag nito ng content or music, doon po yung pupunta. So, masasayang po ang effort. So, mas maigi po na, kagaya po dito, nagbibideo po ako sa aking kwarto, gumagawa po ako ng vlog ko. So, ganito po ang gagawin nyo. Wala pong music. So, kumbaga, tahimik lang po. Kasi pagdating po ng panahon, pag malinis po talaga ang inyong channel, nako, kikita ka po kay YouTube. Alam nyo po, ang ibang OFW po kumikita sa YouTube, at baka nag-forgoods po, ano po yun? Ang unang sahod nila, 18,000, 56,000, ganun po, nag-forgoods sila. Wala po itong puhunan, effort lang po talaga. So maganda pa po ito sa health kasi po, nababawasan po talaga yung stress, at saka nababawasan po yung tawag ito, pagmumukmuk mo. So, nag-iisip ka po, busy ka po sa araw-araw, sa group, magtulungan na magkaroon ka ng mga subscribers at saka watch time. So, busy po talaga ang everyday mo sa dito po sa buhay ng vloggers. So, kung mapasok mo na po ito, ang pagbablog po, by process, malalaman mo po yung mga ano ang gagawin. Kasi sa tagalan mo po na ginagawa, so matututo ka po talaga kahit wala ka pong alam. So alam nyo po, maganda po yung wala kang alam eh. Kasi willing kang matuto. Willing kang gawin kung paano. Maganda po yung walang alam. Ako talaga wala po akong alam. Sa online seller, wala din po ako alam. Noon, wala akong alam yan eh. Ngayon, tinasok ko po yung vlogs. Ako po ang hinihintay nyo. Magbablog na ba kayo kung gusto nyo po ang maaliw. Sa bagay, ito po ay free. Pag free time mo, gagawin mo pagbablog. Pag may trabaho ka, payaan mo na. Kung basta malalaman nyo na po yan kung nakapasok na po kayo. Sa FB lang po yan, marami po dyan. Magano lang po kayo, mag-search lang po kayo. Ito pong tips ko, mag-search lang po kayo ng sa Facebook nyo, mag-search lang po kayo ng vlogger supporters. Pwede din po na OFW's vlogger supporters po dyan sa Facebook natin. So, dyan po ako nagsimula.
Yun po, sana po makatulong po yung tips ko sa inyo. Kasi po, pinitiin niyo ako. Kaya po, napilitan po akong mag-vlog, mag-videos po para po masagot ko po ang inyong mga tanong. So, ang number one po na requirements po ni YT, ni YouTube ay, tawag nito, 1,000 subscribers at 4,000 watch hours para po ma-monetize po ni YouTube ang ating channel. So, mas maigi po na malinis po ang ating channel, walang copyright, para po pag-monetize po sa atin, tuloy-tuloy po yun. At kikita po tayo at magkaroon po tayo ng extra income in future po. Pasok po kayo sa group, Tawinto Vloggers Supporters po, para malaman nyo po ang kalakaran, tawag ito, ang buhay vloggers, wala ka pong puhunan, in future, makakaroon extra income po. Malay nyo po, malay nyo po ba kasi sikat po kayo, katulad po ba kasi sikat ako, ha, feeling ka lang, think positive, diba? Ganun po, positive lang po talaga sa buhay. So, malay natin, in future, wala ka naman binitawan na pera, effort lang. Malay mo, magkaroon din po ako ng sahod in future, katulad po sa mga ibang OFW na nagkaroon na ng sahod sa YouTube, diba? At saka tumigil po sila sa pagkukuskus dito sa mga bahay ng amo nila. So, parang kanta lang po yan, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso mo'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pa man ngayon. Parang ganun lang po yung parang pagdating ng panahon in future. So, malay natin, ma-reach po natin yung 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hour. So, makaipon po tayo ng tira sa YouTube. Ganun po. Anyway, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe below na agad. At saka kung nagustuhan niyo po yung aking video, please share and share po sa inyong mga FB account. At saka i-like na rin po at ang bell button para po ma-notify po kayo sa aking susunod na vlog. Thank you po and see you on the next video. Bye-bye!